Ito na ang bagong pahirap ng ating gobyerno sa mga OFW. Nag-announce na po ang Philippine Consulate. So naglabas na sila ng memo. Effective on February 1, 2023, sa ating contract verification, aside sa valid employment contract, valid passport, and valid visa, additional requirements, trade license copy, WPS or proof of salary, which is bank statement, academic credential. So, yan po ang ating mga bagong requirements sa ating contract verification para dun sa mga uuwi at para dun sa mga bagong employed sa kanilang company. So, hindi po ba nakaka-visit? Uuwi ka lang ng Pilipinas, ang daming hassle. Bakit kailangan po ng trade license? Trade license po is already binded sa aming visa. Hindi po sila makakapag-issue ng visa kung wala po silang trade license. WPS or proof of salary. Hindi po kami naglo-loan. Bakit kailangan niyo po ng proof of salary? Hindi po kami nangungutang. Uuwi po kami ng Pilipinas. Academic credential. Hindi po kami nag-a-apply ng trabaho. Hindi po kami nagpapasa ng CV. Bakit kailangan niyo po ng academic credential? Bakit naman ganito? Sobrang pahirap po sa ating mga OFW yung ginagawa niyo. 'Di ba? Meron na nga pong contract verification na na-accept na po namin yun. Bakit dinagdagan yun, makahaba-haba na naman, nagdagdag na naman kayo? Parang ginawa niyo, hindi ko alam kung naboboring ba ang ating ano, naiinip ba sila? O tayo na naman ang napagtripan, tayo mga OFW? No? Kaya ganito na naman ang ginawa nila sa ating ano, contract verification requirements. Ito po ay part 1 para sa ating mga skilled worker. Wait niyo po yung ating part 2 para sa ating mga domestic.